Samantala, nasa 2,000 individual naman po ang nawalan ng hanap buhay sa Negros Occidental ang binisita at binigyan ng ayuda ng ilang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng tanggapan ni Senator Bongo. Ang detalye sa report na ito. Nagpa-part-time sa trabaho para kumita si Hazel na isa ng balo para maitaguyod ang mga anak sa tulong ng mga magulang. Pinakamahirap kasi lahat apektado ngayon, walang trabaho lahat. May magulang ako na nakaalalay sa akin. Siya ang gumagabay at maging sa mga financial needs. Kamakailan lang nagtungo sa lugar ni na Hazel sa Negros Occidental ang outreach team ni Senator Bongo para maghatid ng ayuda kay Hazel at sa 2,000 displaced workers sa mga bayan ng Isabela at La Castellana. Thank you sa opportunity na naging kabilang ako at sa iba ko pang mga kasamahan ngayon na napili na makakatanggap ng ganitong tulong. Laking tulong yan sa akin at gagamitin ko yan pambili ng mga gatas, vitamins ng aking mga anak. Then mga iba pang mga pangailangan. Bukod sa pinansyal na tulong mula sa DSWD, nagbigay din ang tanggapan ni Senador Go ng mga pagkain, face mask, vitamins at ilang bike, sapatos at computer tablet. Ang DTI at TESDA ay may kanya-kanya ring ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mensahe ni Senador Go sa kanila, magbayanihan. Alam ko po mahirap pa po ang panahon ngayon. Nasa krisis po tayo dulot ng COVID-19. Subalit, magtulungan lang po tayo. Magmalasakit po tayo, malalampasan po natin ito bilang nagkakaisang mamamayang Pilipino. Hindi na rin anya nila dapat problemahin ang gastusin kapag nagkakasakit dahil maaari silang lumapit sa Malasakit Center na nasa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City para matulungan sila sa kanilang medical expenses. Mga kababayan ko, kami po ni Pangulong Duterte ay narito lang po na handang magserbisyo po sa inyong lahat sa abot ng aming makakaya.